Hi guys! Good morning and welcome back to my channel. It's me again, Melozen. Dito na, parang pataas. Dito na, ay, bahala na. So dahil wala po akong magawa at gusto kong itry yung DIY eyebrows tattoo using this blackening shampoo. Yeah. Kita ko na naman kanina sa YouTube, kaya ginaya ko na naman siya. Gusto ko siyang itry. Para medyo kumapal naman yung kilay. Pero hindi naman talaga ako naglalagay ng kilay or kahit ganito na yung itsura ko. Okay na to, kaso kailangan minsan. So I just want to try this DIY eyebrow tattoo. Gamit ang hair blackening shampoo. Ito, usually ginagamit to ng lola ko sa probinsya. Ito yung pangkulay sa buhok ni Nanay Endrikita. Kapag tumutubong puti na uban, siyempre, paalam niyo na, pag matanda na, di ba? Ito yung ginagamit niya. So, 10 pesos lang po ito, ang hair blackening shampoo. Di ba, pansin nyo, manipis yung kilay ko, di ba? Ang tagal kong hindi nakapag-vlog, no? Alam nyo ba bakit? Kung bakit hindi ako nakapag-vlog? Kasi ang dami-dami kong pimples. Ngayon, kunti na lang. May bago na naman, no? Ayun na yung mga bakat-bakat, oh. Nagsimula yung pimples ko nung December yata. So, ang kailangan lang natin ay hair blackening shampoo. Siyempre, hindi ko sinasabing iinumin natin to or itatagay natin to. Ito lang yung paglalagyan natin kasi hindi pwede sa plato kasi nga magkukulay siya. At gunting. Bago nyo po try to, subukan nyo muna mag-skin test kung meron kayong allergy. Pero sa akin kasi dati, nagamit ko na to, wala namang allergy sa kamay ko. Nangitim-ngitim lang yung kamay ko dito nung kinulayan ko yung lola ko. Wala namang allergy. Balat na to. Kaka-allergy. Char. Ay, sorry. Nakalimutan ko. Brush pala. Start na po natin. Natatakot ako. Baka kasi sobrang itim. Pero bagong lahat, so ito na, meron na siyang tubig. Yan, napapansin nyo, may tubig na siya. Pero hindi ko siya talagang dinamihan kasi ayokong sobrang marami. Kasi sayang naman. So yun, mamaya na natin to i-mix kasi lagyan muna natin dito ng shape. Kasi hindi talaga ako marunong mag-shape. Baka mamaya aawot dito yung kilay ko. Dito. So yan. Ilapit natin para... Ang kati talaga ng face ko. Nangangati siya. Kapag tumutubo yung mga... hindi ko alam kung pimples to ano, pero ang kati talaga. Liquid foundation pala yung gamit ko. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Ginawa ko lang to para sure na naka-shape yung kilay ko. So, ayan na nga po guys. Ang ginawa ko, nilagyan ko ng foundation para magkaroon ng shape. Kayo na po bahala humusga. Ayan. So, open na natin yung hair blackening shampoo. Kunting tubig lang. So, ayan. Lalagay lang natin. Para makita nyo. And then mix it well. Dami yata. Marami yata yung nilagay ko. Hair blackening shampoo ba talaga to? Ba't ang tagal? So guys, black nga siya. Ayan o. Oh. Nakakatakot kasi o. Oh. Hindi ko alam kung pantay ito mamaya. Dito, light lang siya. Sakto lang.
pinatira pa. Di! Di! Halika, tingnan mo to. Oh. Mukha na akong si Bakikang. So, ayun na nga, guys. Maghintay tayo ng 15 minutes. Tapos, babanlawan na natin siya. Good luck na lang sa akin. Dito pala ako kaganda kapag may kilay na ako. Kaso, ang haba. A few inches later. So, hi guys. Ito na nga ang resulta. Kakatapos ko lang maghilabos. Grabe. Hindi ako marunong magpantay. Di yata pantay, pero effective siya. Hindi ko alam kung tama. Ang haba ng kilay ko. Tsaka hindi siya lahat nakulayan. Dito parang konti lang. Dito itim. Next time, uulitin ko to. Sana perfect na siya. Ito yun na yung gagawin ko lagi. Para hindi na ako magaganyan-ganyan. Char. Oo nga. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me.